So ayan, kasalukuyan kong tinatapalan yung rep tab natin. Yung mga butas-butas niya gamit itong adhesive natin na epoxy. So ayan, yung mga area kung saan siya may butas, nilalagay ko ng tapal. Actually, itong area na to, parang nasunog siya. Yung nabili kong rep tab, ngayon ko lang napansin nung nilinis ko, nakita ko na parang may burnt. So naka-expose yung foam ng rep. Ito, yung yellow na to, naka-expose dito. Kaya tinatapalan ko siya ng epoxy. So, pakita ko sa inyo after kumatapalan. So yan guys, tuyo na yung mga epoxy na ginamit natin na pinangsil natin sa mga butas ng rep tab na to. Tapos naputasan ko na rin siya para sa overflow. Pero kung mapapansin nyo, sa ibang lugar ko kinabitan nyo yung overflow kasi ito yung magsisilbing connection ay yung magdudugtong sa kanila sa concrete pan. So pagdudugtungin ko kasi itong rep tab tsaka yung concrete pan natin na ginawa doon, tapos isang pump lang yung gagamitin natin. Dito bumili uli ako ng panibagong buhangin. So meron tayo ditong pinong buhangin, minasala na. Tapos bumili tayo ng simento uli, tapos sponge tsaka sahara. Yung sahara daw ginagamit para sa waterproofing. Iahalo mo siya sa simento para mag-waterproof yung pans natin para hindi siya mag-leak.
So yan, tapos na ang ating fish pan. So sana walang maging leak pag natuyo na tapos nilagyan natin ng tubig. Wala sana maging problema, walang tagas. So ito na yung concrete pan natin na ginawa. Ayan, hindi masyadong perfect, nakapaling pa yung ano. Pero napalitadahan na natin siya, tapos tinry ko siya nung isang araw, okay naman, wala namang tumatagas. Ngayon, nilalagyan ko siya ng dry leaves, tsaka dry banana leaves, tsaka dry talisay leaves para maano yung chemical, ma-neutralize yung chemical na nandito sa pond natin. I-stock ko lang to ng mga 1 week bago ko i-drain ulit, tapos i-refill ng bagong tubig. So yan guys, nakalagay na doon sa setup niya yung ref tub na ginawa natin bago. Ayan, after 3 days guys, itong kinure natin na ref tub na ginawa natin, pwede na nating i-drain. Tanggalin yung mga tubig na nilagyan ng dry talisay leaves, tapos tatanggalin na natin yung talisay leaves. Bali, kinuha ko na yung dalawang isda na pinang-test natin dyan. Healthy naman sila nung tinanggal natin. Okay naman, pareho namang masigla. Kaya sa tingin ko, pwede na siyang lagyan ng mga isda. So yan guys, ganyan na magiging setup nyan. Magkaduktong yung ref tub tsaka itong concrete pond natin, itong mini concrete pond natin. So ito na sila, ito yung pump na binili ko, 3-in-1 na aqua speed, aquari power head. Tapos nagdagdag ako ng filter wool. Akala ko medyo malaki yung packaging nito, maliit lang pala. So bibili na lang tayo uli kasi kukulangin to para dun sa filter natin na gagawin para sa koi pond. Itong filter naman natin na to, gagawa tayo ng panibagong filtration dahil dumadami yung koi natin tsaka medyo lumalaki na sila. Para mas maganda yung filtration natin, mas lalakihan ko siguro to, dadagdag tayo ng mga mechanical and biological filters pa dyan. So yun lang, ganun ko lang kadali at kasimple yung ginawa nating DIY ref pan tsaka concrete pan. So napakasimple lang din ng filtration natin kasi napakabilis lang nung pangyayari. Bali, parang sa sobrang excited ko lang din mag-alaga ng koi, kaya ako nagawang gumawa ng ganyang DIY na pond and tub. So pwede nyo namang gamitin yung creativity nyo sa sarili nyong design, pwede nyong lagyan ng arte or designan yung mga ginawa nyong pond. Pero for me kasi sa ngayon, okay na yung mapaglalagyan ko siya ng isda and then saka ko na i-decorate yung ating mga pond kasi baka mamaya mapagdesisyonan ko na tanggalin din to tapos i-upgrade sa mas malaking concrete pond yung mga koi natin. So yun lang, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episodes.